Our Daily Bread, magbibigay daan at mag-aalay ng taimtim na pang-umagang panalangin, pagbabahagi ng mga salita ng Diyos, ang pagbasa at pagbabalik-tanaw sa Ebanghelyo, halaw at mula sa Biblia, at pagkakaloob ng mga payo. Our Daily Bread. At ngayon, narito na si Brother Mar Rodriguez ng Lay Dominican Order of Preachers. Hello po, good morning po. Welcome po sa Broadstreamcast Communicators dito po sa programang Our Daily Bread. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong nagdang weekend? Welcome po dito po sa Our Daily Bread. Good morning po sa lahat po ng mga nanonood sa umagang ito. At syempre pa, binabati po natin ang kaibigan po natin sa Facebook ni si Father Don Fortunato de Maria. At yung mga Filipino community po sa Filipino Chaplaincy of Padova, Italy. Ayan, good morning po sa inyong lahat, mga Filipino community po dyan sa Filipino Chaplaincy of Padova, Italy. Ayan, nabanggit po sa atin ni Father Fortunato de Maria, na Don Fortunato Maria, na ang mga Pilipino po na kababayan natin ay nandyan po sa Italy. At tayo po ini-invite po niya na mag-talk dyan po sa Filipino community po dyan sa Italy. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. Sana nga po ay papahintulutan ng Diyos, Father, na makapagsalita po tayo, makapag-talk po tayo dyan po sa Italy, ano? Dyan sa ating mga kababayan. At good morning sa ating kaibigan na si Andy Madamba. Hello, Andy, kamusta ka na? Kamusta na ang mga kapatid mo? At sana ay naka-recover ka na, no? Doon sa pagkawala ng iyong kapatid na si May. Ayan. Naging classmate ko pa ho yun. At good morning sa iyo, kaibigang Andy. At sana ay lagi ka manunood nitong Our Daily Bread. At ma-enlighten ka doon sa mga gospel po, mga gospel na binabasa natin, Andy. Good morning sa iyo. At good morning po sa lahat po ng mga nanonood sa umagang ito. Kamusta po yung nagdaan weekend nyo? Sana po ito ay naging masaya at naging maaliwalas, no? Kasama yung ating mga mahal sa buhay. Yan naman po talaga ang pinaka-importante, Hody. Hindi po ba na makasama natin yung ating family sa weekend? Ayan, napakasaya. At nag-i-enjoy tayo, no? Kahit na may pandemya, basta't kasama natin ang ating pamilya, ay talagang nag-i-enjoy tayo kasama sila. Well, simulan na po natin ang ating umaga na mananalangin, ano? Magpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat po ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob niya. Lunis na naman, trabaho na naman tayo ulit. At happy birthday nga pala po sa mga nagsa-celebrate ng birthday nila ngayong pong buwan ng September. Per month din po ako. Ako naman po ay magsa-celebrate ng aking birthday sa darating na Sabado. Ayan. Medyo nakakalungkot. Nagkakaedad na tayo. Tumatanda na tayo, kaibigang Andy. Ano? At ganun talaga. Pero sabi nga nila numbers lang yan, numero lamang po yung edad. Ang importante po stay healthy and always keep our body, ano, kumbaga active. Yan naman talaga ang pinaka-importante, ano, maging active tayo sa ating daily life. Ayan. Simulan na po natin ang ating pananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami po salamat sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Kayo po nawa ang siyang manguna sa amin sa buong araw na ito. Kayo po nawa ang maging aming hanggalang laban sa mga panganib at karamdaman. Kami po nawa ay inyong gamitin sa pagpapahayag ng inyong mabuting balita para sa lahat. Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang mga nanonood sa umagang ito. Katulad po ni Nailiran Otomit, ayan, Eve Ramos, at si Andy Madamba po. Nawa po, ingatan niyo po sana sila, Panginoon, at ilayo sa karamdaman. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na nabubuhay, nagahari, magpakailanman,
at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala naman ng Anak at Espiritu Santo. Amen. At binabati ko rin po yung mga dati ko pong kasamahan sa opisina, sa Senado at sa Malacanang, sila yan pong grupo nila, Miss Marilyn, Sharon Pascasio. Happy birthday nga pala kay Sharon Pascasio na kasamahan ko dati na nagse-celebrate po ng birthday niya ngayon. Ikaw yung araw na Lunes, September 6. Happy birthday, Sharon. At kay Zaldi de Leola, ayan, kay Jet Garcia, kay Jim Pesigan, binabati ko rin, si Carmi Duduwako, si Grace Kabulang. Ayan. Good morning po sa inyong lahat at sana po ay nasa ayos kayo na kalagayan. At binabati ko rin yung mga grupo ng pasabay. Siyempre, si Congressman Ace Barbers, si Congressman Mike Defensor, Ryan Pakpako, Billy Vegas, Jera Season, John Concepcion, Dennis Gadil. Ayan. At binabati ko ang iba pa dyan, na sila Delon Porcalia, Billy Vegas, at si Wendell Behilia. Ayan, mga grupo ng pasawayan. At good morning po kay Miss Hanilep Peña Cosas. Ayan. Good morning po, Miss Hanilep. At kayo naman po ay babasahin natin ang salita ng Diyos. At ito po ay ating pagninilayan. Meron po tayong reflection na inihanda para dito. Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon Kristo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang mga iyon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit kung matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang troso sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Good morning po kay Miss Grace. Ayan, good morning po. Good morning, Grace. At good morning po sa lahat po ng mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa pagsubaybay niyo po sa Our Daily Bread. At sana po ay may share niyo din po ito sa iba pang mga kakilala niyo po. Ayan, ang dami pong bumabati. Good morning po, good morning sa inyo po lahat. Miss Elsa Bandoles Obana, ayan. Good morning po, Miss Elsa. Sinaliksik ko sa Google ang kahulugan ng salitang perfectionist, na ang ibig sabihin ay sino mang tao na umiiwas tanggapin at aminin ang kanilang pagkakamali. Sila ang mga klase ng tao na ang pananaw nila sa kanilang ginagawa ay laging perpekto, samantalang lagi nilang pinupulaan ang pagkakamali ng iba. Sa madaling salita, ang mga ganitong tao ay tinatawag na self-righteous, o mga tao ang tingin sa kanilang sarili ay matuwid, walang pagkakamali at perpekto. Kaya nga tinawag silang perfectionist. Sila ang nagtatawag sa kanilang sarili ng mga perfectionist dahil akala nila lagi silang perpekto. Wala silang pagkakamali. Mahilig silang pumuna dahil ang akala nga nila sa sarili nila ay perpekto sila. Habang lagi nilang pinupuna ang kakulangan ng kanilang kapwa. Matutunghaya natin sa mabuting balita na ipinangaral ni Jesus na bakit kaya napapansin ng iba ang puwing ng mata sa mata ng kanilang kapatid. Ngunit hindi naman nila pinapansin ang troso sa kanilang mata. Ganito ang ginagawa ng mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay isang perpekto, o naniniwala silang wala silang pagkakamali.
Minsan, ang taong laging pinupuna at pinupulaan ng mga taong perfectionist sa kanilang pagkakamali, kahit maliit na bagay lamang, ay nagiging paranoid o praning na. Para na sila mga praning. Kahit maliit na bagay lamang ay nagiging praning sila. Nagiging paranoid sila. Bakit? Sapagkat hindi na normal ang kanilang kilos. Ang lagi nilang iniisip ay kailangan na lang lagi nilang gawin ay tama. Ang kanilang gagawin ay walang pagkakamali. Kahit minsan, hindi sila dapat magkamali. Yun ang pakiramdam nila sa sarili nila. Dahil baka pulaan at mapansin na naman sila ng mga taong nagpapakilalang sila'y perpekto. Ang akala nila, kailangan laging tama ang gagawin nila. Parang hindi na sila makakilos ng normal. Parang hindi na sila makahinga. Para bang iniisip nila, tama ba itong gagawin ko? Parang paranoid na sila sa sarili nila. Hindi na normal ang kanilang kinikilos dahil ang lagi nilang iniisip, baka mamaya may masabi na naman sa akin. Baka mamaya pintasan na naman yung gagawin ko. Ngunit sino ba ang taong hindi nakakagawa ng pagkakamali dito sa ibabaw ng mundo? Kahit ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa daigdig dito sa ating mundo, sa daigdig natin, ay hindi pa rin matatawag na perpekto. Kahit katiting lamang ay nagkakamali pa rin sila. Nakakagawa pa rin sila ng mga pagkakamali. Ang tanging tao lamang na nabuhay dito sa mundo na matatawag nating tunay na perpekto at kahit minsan hindi nagkamali. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo mismo. Kaya hinihiling ni Jesus sa atin mula sa sulat ni San Mateo na tayo ay maging ganap at perpekto gaya ng ating Amang nasa langit. Hindi tayo perpekto kaya sinasabi niya, maging ganap kayo. Ibig sabihin nun, hindi tayo perpekto, kailangan natin maging perpekto. Read between the lines. Kailangan tayo maging perpekto. Be perfect as your Father in heaven is also perfect. Is perfect. Not also, but perfect. Perpekto ang Diyos, kailangan natin tularan ang pagiging perpekto ng ating Panginoon. Sa makatuwid, hindi tayo matatawag na perpekto sapagkat lahat tayo ay isang makasalanan. At si Jesus lamang ang namumukod tanging hindi nagkasala kahit kaunti. Mababasa natin sa 1 Korinto chapter 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuturing na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Panginoong Diyos. Kaya itinuturo ngayon sa atin ang Ebanghelyo na walang karapatan ang sino man na punahin ang maliit na pagkakamali ng ibang tao. Samantalang hindi nila pinapansin ang mas malaki nilang pagkakamali. Ang mga ganitong tao ay hindi nakakakilala sa kanilang sarili dahil mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Napakataas. Ang nangingibabaw sa kanila ay pride. Habang mababa naman ang pagtingin nila sa kanilang kapwa. Kaya ang paalala sa atin, Jesus, ay bago natin punahin ang dungis ng ating kapwa, ay kailangan muna nating unahin ang ating karumihan. Pansinin ninyo, dungis. Pinapansin nila ang dungis ng kanilang kapwa. Samantalang hindi natin nakikita at hindi rin nila nakikita ang ating karumihan. Ano ang mas malaki? Ang dungis o ang karumihan? Ang karumihan ay maaaring sa buong katawan natin. Pero ang pinapansin natin ay yung maliit na dungis ng ating kapwa. Sapagkat hindi nilalaman o hindi nalalaman ng mga taong ito na mas malala pala ang kanilang kasalanan kumpara doon sa taong pinupunan nila. Ibinabahagi din sa atin ng pag-asa, ng pagbasa, ang isang napakagandang mensahe tungkol sa pagpapakumbaba. Ito ay ang pag-amin natin sa ating mga kasalanan at pagkakamali sa halip na maging mapagmataas tayo sa pamamagitan ng laging pagpuna sa pagkakamali ng ating kapwa. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo,
matutunan po namin nawa ang pagpapakumbaba sa pamamagitan ng pag-amin sa aming mga pagkakamali. Sa halip na punahin namin ang maliit na pagkakasala ng aming kapwa. Amen. Napakaganda po ng mensahe ng gospel po na binasa natin at yung gospel po na reflection po na binahagi din po natin sa umagang ito. Na bago tayo po muna sa ating kapwa, kailangan po umarap muna tayo sa salamin. Iyan po ang karamihan na ginagawa ng ilan sa mga kapatid natin. Ano? Mahilig silang po muna. Pero huwag ka, mas malaki pa pala at mas malalaki ang mga kasalanan nila kumpara doon sa pinupunan nila, kumpara doon sa taong lagi nilang pinapansin, ang napakalit na dungis. Sana po, bago natin punahin ang ating kapwa, suriin muna natin mabuti ang ating mga sarili. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating gospel reflection at gospel sharing at gospel sharing po sa umagang ito. Muli po, binabati ko po yung mga kababayan po natin dyan sa Italy, sa group, sa pamamagitan po ng grupong Filipino Chaplaincy of Padova. Ayan. At si Father Fortunato, Don Fortunato Maria. Ayan po. Siya po ang nag-invite po sa atin na maging member po tayo na itong Filipino Chaplaincy of Padova. Ayan. Sa Italy daw po yan. Good morning po. Sana nga po ay mangyari nawa na makapagsalita po tayo o makapag-talk po tayo yan po sa ating mga kababayan yan po sa Italy. Ayan. Good morning po sa inyo lahat na nanonood dyan sa Italy. At good morning po kay Miss Elsa ulit, kay Miss Eve Ramos, kay Andy Badamba, kay Grace, ayan po, kay Miss Hanilet, ayan, kay Nailiran, ayan, Otomit, ayan. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa pagsubaybay ninyo at panonood po dito po sa Our Daily Bread. Muli po, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Bukas po, magsama-sama po pa rin tayo dito sa Our Daily Bread. Dito pa rin po sa Broadstreamcast Communicators. Happy birthday nga pala po kay Jen Tabausares. Ang dati ko pong kasamahan dyan sa Radyo ng Bayan. Good morning, good morning, good morning po. Maraming salamat po. Ayan. Bukas po, magsama-sama ulit tayo kay Annalyn Rodriguez. Ayan. Good morning, Annalyn. At maraming salamat sa iyo, sa iyong panonood. God bless po. Jesus loves you. Amen po. Ayan, wala na ng sound. God bless po. Jesus loves you. Amen. Have a nice day po. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen.